Magandang araw sa inyo at welcome sa ating fan favorite tournament wild card, kung saan maglalaban-laban ang ating mga second o first runner up, kung naman lang tawag nyo doon, basta mga umabot na na characters sa finals ngayong taon. At itong mga characters ito ay papakita nila ang kanilang kagayahan para sa second chance na makasali sa ating all-time fan favorite championship na mangyayari next month or this month, kasi late ako mag-upload. Anyways, ako nga pala ang Tapon Game ng Pinas, ang inyong host at Tomikai, at welcome back sa ating channel. At eto na, sisimulan na natin sino nga ba sa ating mga wild card characters ang tatanghaling wild card champion para magkaroon ng chance makalaban sa ating all-time fan favorite tournament. Grabe, exciting tong all-time fan favorite tournament. Ang ganda, at excited ako dahil andito ang mga sikat at mga maangas na characters talaga ngayon. Anyway, simulan na natin tong wild card. Sino kaya ang ating champion ngayong wild card tournament? At eto na, una maglalaban si Shadow at si Sukuna. Actually, hindi ko lang masyadong maalala yung mga laban nila na nagiging daan taon, pero tignan natin kung sino nga ba ang karapat dapat magkaroon ng second chance ngayon taon. Grabe, nagkaroon ng update si Shadow, ganoon na rin itong si Sukuna, at lagi niyang kasama na rin dito si Mahorada, para malang mas vibe natin ang kalakasan talaga ni Sukuna. Ang lakas talaga ni Sukuna, ang ganda ng generation karta, pero pinakita ni Shadow ang bilis niya. Ayan na, grabe ang angas ng atake ni Shadow. Ang ganda ng update ni Shadow, ang linis ng kanyang FPS, at ang ganda ng pinapakita niya ng movement ng character. Pero si Sukuna itong abito, ang lakas din, grabe generation. Wow, nagdala ko doon si Shadow, ang angas. Ano kaya gagawin ni Sukuna? Sukuna ay napakahabding character doon din. Wow, ano nangyari? Nag-switch lang gano'n ang astig doon. Ayun na, Shadow Garden para tumulong, para mapuruan ito. Grabe, iniwasan natin Mahorada ang mga Shadow Garden doon ni Shadow, pero di nagpapatalo ito si Sukuna. Ano? Wow, ano? Wow! Let's go! Eto na, mukha nag-all out to si Shadow. Gumamit na siya ng Woohoo! Ang taas ng ko! Wow! Grabe! Doon, tinapos ni Shadow ang laban, dahil doon si Shadow ang ating uusal para sa round 2. Grabe, okay, oras na Omniman laban kay Shang, isang napakaangas na characters ng dalawang character na to. Si Omniman, hindi siya nanalo laban sa garo ng Cosmic, pero magkakaroon kayo ng chance makalaban kay Shang. Si Omniman ay isa sa mga napakakunat na characters. Ang ganda ng regeneration at mahapding characters. Ang problema lang dito ni Omniman ay ang gaganda ng hacks ni Shanks. Si Shanks ay mabilis at meron din siyang obs. Sapat ba ang obs ni Shanks para matapatan tong si Omniman, o kakayanin kaya ni Omniman eto mga hacks ni Shanks? Sapat ba ang mga hacks ni Shanks para depensaan ang kanyang sarili laban kay Omniman? Mukhang nahihirapan ngayon dito si Shanks. Ay, si Omniman, tamahan dito si Shanks. At mukhang maglaro ngayon siya dito ni Shanks. Iniiwasan lahat ni Shanks sa mga suntok ni Omniman. Medyo hindi nagiging maganda ang laban para kay Omniman. Medyo napapaya dito si Omniman dahil iniiwasan na lahat ni Shanks. At mukhang nag-aabal na si Shanks. Bang show, matake yun. Ang ganda ng opening niya. At ayun na nga, tinamaan niya na doon si Omniman. Wow! Ang ganda sana ng pasok doon ni Omniman. Nag-aabal si Omniman. Pero iniiwasan na naman to ni Shanks. Medyo nahihirapan talaga dito si Omniman. Puruan si Shanks. Sabilis talaga ni Shanks. At ang ganda talaga ng odds itong character na to. Paano kaya ang gagawin dito ni Omniman? Dahil ang ganda talaga ng mga atake sa kanya ni Shanks. Shanks, at ang bilis pa ni Shanks. So, wow! Ang ganda ng atake. Medyo hindi nagiging maganda na ang laban para kay Omniman, dahil ayun na, nakapag-regeneration. Makita nyo ang bilis ng regeneration ni Omniman. Puno na naman ang buhay niya. Nag-special ngayon dito si Omniman. Pero mukhang dito mama, medyo malayo ang distance para tumama yung kay Shanks. At medyo nahihirapan talaga dito si Omniman. Pinapakita, wow! Grabe! Ang bilis ni Shanks. So, para maiwasan niya ang atake doon ni Omniman. Grabe ang sabang pinakita na ngayon siya sa kanyang conquer sa akin. Pero nag-gen lang si Omniman. Hindi niya pinansin ang conquer sa akin ni Shanks. At pinuli naman ang buhay ni Omniman. Parang umulit na ulit ang laban natin, dahil parehas puno pa ang buhay nila. Talaga nahihirapan dito si Omniman, matamaan siya. Pero bukang hindi na papagod si Shanks, para puruan ng puruan si Omniman. At ngayon dito ay nakakagrabe na pagdiyan na naman si Omniman. Pero bukang dito dito ni Shanks, niya naiyama po naman ang buhay dito ni Omniman. Paano kaya gagawin ito ni Shanks? Sapat kaya maging atake niya laban kay Omniman. Ang teknik lang talaga para matalo dito si Omniman, e mapuruan niya o makritika niya si dito si Omniman. Pero bukang maling galaw lang ni Shanks, e tapos ang laban para kay Shanks.
nakikita nyo, patuloy lang iiwasan ni Shanks yung mga atake dito niya. Unaman, alam niya kung gano'ng ka-fatal, alam niya kung gano'ng ka-hapde ang magiging damage sa kanya ni Shanks. Kita niyo yun! Konting atake lang, nanganib agad ang buhay. Di naman nanganib, pang-hapde ng atake doon ni Omniman. Wow, nag-crush nila doon, pero mamas na kalamang doon si Shanks. Ang ganda sana ng crush ng atake nila, pero mamas na kalamang si Shanks sa clash nila at nag-crush lang. Nakalahati agad ang buhay doon ni Omniman, pero mukhang nag-special siya. Gumamit na naman ng conquer sa akin dito si Shanks, pero mukhang iniwasan lang to ni Omniman. Di niya pinansi, pero medyo hindi na maganda ang laban para kay Omniman. Di niya hinahayaan ni Shanks makapag-ipon para makapag-regenerate at patuloy lang umaatake ngayon dito si Shanks. Nangangalib na nga ang buhay ni Shanks. Paano kaya ang gagawin dito ngayon ni Omniman? At di siya makapag-gendal. Ang ganda sa kalatayan ng Shanks. Medyo ha, talagang pinapakit ni Omniman ang kayo sa pagkipaglaban, pero medyo nahihirapan din siya makalapag ng atake talaga ni Shanks. Kaso, kayo na natamaan niya dito si Shanks, pero mukhang hindi na hinahayaan ni Shanks na tamaan ulit siya laban sa mga fatal attacks talaga ni Omni. Yung binutukan ng coach doon si Shanks, pero iniwasan na ito ni Shanks na parang normal lang. At ayun na, tinamaan na naman siya doon ni Omniman at ang update talaga, konting attack lang yun. Wow! Pinakita ni Shanks ang bilis na, pero mukhang hindi tinuloy ang kanyang combo at nadepensaan agad yun naman ng sarili. Kaso mukhang tinamaan na kayo siya dito. Ang ganda lang combo rin doon ni Shanks, pero naiwasan ito ni Omniman. Kaso tinamaan pa rin siya doon ng AOE attack doon ni Shanks at nangangarit na nga ang buhay dito ni Omniman. Sinubungan depensa ni Omniman ang kanyang sarili at napuruan na ngayon siya dito. Nabasag ni Shanks ang defense take ni Omniman at nangrit na kalang buhay ni Omniman. Sinubukan niya mag-special, pero mukhang hindi na naman ito umabot. Inaanti na naman siya ni Shanks umatake dito. Grabe ang angal ni Shanks talaga. Hindi niya lang go all out dapat dito kay Omniman. Talagang pinapakita lang ni Shanks ang ngayon sa pagkipaglaban. Pinapakita niya na hindi sapat ang mga baon na strength at tunat laban kay Shanks. Pero isang udapalan talaga ni Shanks, hindi magiging maganda ang laban para sa kanya. Nahinritikal na buhay ni Omniman at doon na tinapos ni Shanks ang laban. Grabe, ang sakit panoorin yung laban na yun. At dahil doon si Shanks ang husan sa ating round 2. Okay, oras na. Sino kaya ang husan? Ishiki laban kay Sasuke. Naglaban na sila dati at hindi naging maganda ang resulta para kay Sasuke. Pero magiging sapat kaya ang kakayahan ni Sasuke para laban kay Ishiki? Kung Sasuke to ay may renegan at pinapakita ngayon ni Ishiki ang kaya sa pagkipaglaban. Grabe, pinapakita ngayon dito ni Sasuke ang bilis niya. Kaso nag-special na naman si Ishiki. Paano kaya ang gagawin dito? Mukhang hindi tinuloy ni Ishiki ang special na sa likod ni Sasuke. Ang ganda ng diversion doon ni Ishiki para mapuruan si Sasuke. At talaga nangarib ang buhay niya doon. Hindi naman technically nanganib, pero medyo napuruan agad siya. Una si Victor ng laban na rin. Hihirap na lang si Sasuke. Pakalapag ng atake laban kay Ishiki. Mukhang kakailangan na mga ganang pyro mode Naruto para matapatan to si Ishiki. Mukhang hindi kaya ni Sasuke mag-isa dito si Ishiki. Pero sapat kaya ang Renegan para manipensa ng kanyang sarili laban kay Ishiki. Ang ganda ng atake niya doon. Alam natin ang ganito ng ganyan mga Ishiki sa mga Renegan. Yan ang lakas naman talaga ng Renegan. Pero mukhang hindi nahihirapan dito si Sasuke. Alam natin si Sasuke, itong form na Sasuke to ay ginawa lang yung teleportation o pang drive tong Renegan. At ito na nga, naiipit na siya dito ni Ishiki at ang ganda na buhay niya sabay special ni Ishiki. Ito na ba ang katapusan ni Sasuke? Grabe, ayun na at doon na tinapos ni Ishiki ang laban. Zannen da ga omae no kake wa shippai datta. Dahil si Ishiki ang usan sa round 2. Okay, oras na, Roger! Laban kay Garp. Hindi ko ine-expect na magkakaroon ng rivalry sa ating tournament. At this time, unlimited time. Naglaban lang sila dati at napuruan na ngayon dito ni Garp. Ang unang segundo, medyo mabagal ang simula ng laban nila at medyo makulat yung dalawang karakter na ito. Ang ganda, wow! Ang ganda pinapakita doon ni Roger Ambisa. Pero mukhang pinili siya ipinin ko ni Garp. Pero hindi sumayag sa Garp. Inuutin na ngayon dito si Garp. Yung subi ko mahabol dito ni Roger at nakahabol na nga siya sa damage dito. At pero hindi kumayag si Garp. Inipit na naman niya dito si Garp. Grabe, ang bilis doon ni Garp. Ang angas doon ni Garp. Itong dalawang karakter ay dalawang makulat na karakter talaga. At pinapakita kayo dito ni Roger ang bilis niya. At nag-ipon dito si Roger at nag-ipon dito si Garp. Ang ganda ng respect ng dalawang karakter na ito. Nag-ipon sila parehas. Woo! At di naman doon ni Roger na special si Garp. Ito na, wow! Itong atake to ay sobrang hapde. Isa sa mga hapding atake. At kapag na-taxi mo, tutulad ni Garp, isa ka na rin sa mga ukunat ng characters. Wow! Sabay ipon nilang dalawa, gumamit na rin ng Galaxy Impact si Garp. At ngayon na nga, dinaman si Roger at tinangkilan dito ni Roger. Grabe, dalawang character na to. Angas!
mukhang balak nilang pasabugin ang ating stage ha, pero hindi nagpapatalo dito si Garp. Talagang pinapakita ni Garp ang kanyang kanyang sabay kipaglaban at halang-alatin ang ang buhay dito ni Roger. Paano kaya gagawin dito ni Roger dahil hindi na nagiging maganda ang laban para sa kanya at nangangarip na nga ang buhay niya. Laki pa rin naman ang buhay ni Garp, pero pinakita kay Roger ang bilis na laban kay Garp, ang bilis dito na ni Roger at nakahabol na nga siya. Grabe yung sila nag-iipon at sino kaya unang matapos. Ang ganda na sa pinag dalawang karakter pa nag-iipon sila, talaga nag-aantayan sila. Ayun na nga, wow! Ang ganda ng iwas doon ni Roger, pero napunta rin agad sa likod si Garp at tinawanan agad niya, pero ginagpatalo ito si Roger at sumugod agad siya. At pinakita ngayon ni Roger ang kanyang Conqueror's Haki at nangalahati na ang buhay ni Garp, pero lamang pa rin si Garp sa laban natin, pero ginagpapatalo si Roger. Sabi ulit sila game on, sino kaya unang atake sa dalawang characters sa to? Mukhang unang umatake si Roger ay si Garp, pero mukhang nakaiwas agad si Garp. Pinakita ngayon ni Roger na pambaho niya, ang ganda ng atake niya doon, nakahabol na nga doon, at kaso pinagsaan dito ni Garp ng Wrecking Ball si Roger, pero di nagpapatalo si Roger. Kaso talaga ang ganda ng mga atake sa Garp, ang bilis talaga ni Garp. Pinakita rin ni Roger ang bilis sa Wrecking Ball, sino kaya unang atake sa dalawang karakter, pares na nganganib ang buhay nila. Unang natapos si Roger, pero pinagsakan agad siya ng Wrecking Ball ni Garp. Bago makalapit, lumapit yung si Roger at atake na naman siya dito ni Roger. Grabe yung dalawang karakter, nakapag-special na naman si Roger. Paano kaya gagawin ngayon dito ni Roger? Grabe, tinang dito ni Garp at ang update nang ataking yun! At nakritikal na ang buhay dito ni Garp. Grabe ang irit nila, bumalik dyan si Garp at natap, ganda ng iwas doon ni Roger. Sabi siya ng Gameball, sino yung unang atake? Mukhang natapos si Roger, nag-special na naman siya, kaso kinansel ng Wrecking Ball ni Garp. At nangangalit na rin ang buhay ni Roger. Sabi siya ng Gameball, sino yung unang atake? Mukhang unang atake si Roger. Anong ginawa ni Roger? Ang ganda ng iwas niya, anong ginawa ni Roger? Ginamit na ng Wrecking Ball, pero hindi na bumayag si Roger at nakritikal na ang buhay ngayon dito ni Garp. Paano kayang gagawin ni Garp? Sumugod na yun dito si Garp, pero nangangalib ang buhay nila. Match na match ang dalawang character na to, nangangalib ang buhay nila. Talaga nag-iingat ang dalawang character, kaso pinakita rin ni Garp ang bilis, ang ganda lang atake doon ni Garp. Anong ginawa ni Garp? Nawala si Garp, ang bilis na ni Garp. Sabi sila ni Gameon, sino kaya unang atake dito? Ito na ba ang katapusan ng laban na to? Mauna na tapos si Roger at inatake na agad doon si Garp. Ang ganda na iwas si Garp, napunta sa likod si Garp, ang bilis doon ni Garp. At ang ritagal ang buhay niya, talaga pinapakita daw mga ano, ang bilis nila. At mukhang tinamaan doon ni Garp, dumawa si Garp, lumukod na yun si Roger. Pinapakita daw ang bilis na, kaso nakuhuli siya ni Garp. At doon, tinapos si Garp ang laban. Grabe. At dahil doon, si Garp ang usan sa ating semifinals. Grabe yung init ng laban ni Roger at Garp. Doon, ang angas doon. Grabe, halos na wala ang boses ko sa dalawang karakter. Ang angas, ang init ng laban nyo doon para sa laban ni Shanks at Omniman. Mas gusto ko yung naging laban nila. Talaga nag all out ang dalawang characters na to. Anyways, ito na ang ating apat na wildcard na lalaban sa ating semifinals or round 2. Sino kaya sa apat na to ang tatanghaling wildcard champion at magkakaroon ng second chance para makalaban sa ating all-time fan favorite championship? Grabe, ano kaya papakita na itong apat na karakter? So ano kaya ang kanya rin pakita sa ating championship na mangyayari? Okay, ito na. Sabay-sabay at abangan panoorin dito sa ating channel. Okay, hanggang sa muli. Paalam!